Partner MJ, alam mo ba kung asan tayo? Ah, syempre naman, partner. Nandito tayo ngayon sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Tama! At napakaganda naman talaga dito sa bahay na to. Kaya mga partners, samahan nyo kami at libutin natin ang National Shrine na ito. Kaya partners, tara! Biyahe tayo! Kilala bilang House of History, ang Aguinaldo Mansion ay ang focal point ng kasaysayan ng Pilipinas. Itinayo noong 1845. Ang orihinal na istruktura ng bahay ay nipa at thatch na material ang ginamit. Ang bahay na ito ni Pangulong Emilio Aguinaldo ay ibinigay sa mamamayang Pilipino noong 1963, isang taon bago siya pumanaw. Noong 1964 naman, ang bahay ay inilagay sa ilalim ng pangangalaga ng National Museum of the Philippines at ipinahayag na isang pambansang shrine sa pamamagitan ng Republika Act No. 4039. At pagsapit ng 1972, inilipat ng Executive Order No. 370 ang pag-aalaga at pagpapanatili ng National Historical Commission. Si Emilio Aguinaldo ay isang rebolusyonaryong Pilipino at pinunong militar na opisyal na kinilala bilang una at pinakabatang pangulo ng Pilipinas. Pinamunuan muna niya ang puwersa ng Pilipinas laban sa Espanya sa Rebolusyong Pilipino pagkatapos ay digmaang Pilipino-Amerikano. At dahil nga rito, nakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Espanya at naihalal naman ang kauna-unahang Pangulo ng Republika sa ilalim ng Kongreso ng Malolos. Bukod sa bahay ng bayaning si Emilio Aguinaldo, makikita rin natin sa historical site na ito ang iba't ibang bagay na naging parte ng buhay ng bayani. Dito sa ground floor, makikita ang naging papel ng Cavite sa panahon ng Rebolusyon. Makikita din dito ang buhay ng general, ang Cavite noong panahon ng Spanish colonial period at ang Rebolusyon ng Pilipinas laban sa Espanya hanggang sa pagpapahayag ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898. Bali dun sa ground level po, makikita po natin yung mismo museum kung saan makikita natin yung buhay ni General Emilio Aguinaldo. Makikita din po natin doon yung ating bowling lane na indoor, tapos nandun din po yung ating bomb shelter. Doon po natin makikita yung sikretong lagusan ng pamilya palabas ng bahay at yung tunnel papunta po sa simbahan ng Kawit. Sa pangalawang palapag na bahay naman ay makikita ang sala at katulad ng mga tradisyonal na bahay na bato noong 19th century. Ang salas, mga silid-tulugan, kainan at kusina ang makikita mo rito. Bali yung sa second floor po ng bahay, yung mga makikita po natin doon na mga furniture, yun yung mga furniture talaga ng family, like yung mga tables nila. Meron po doon isang table ng Nara na 9 feet yung diameter. So ito po ay regalo ni Gonzalo Puyat para kay General Aguinaldo for his birthday in 1942. Meron din po tayo doon isang mesa altar na 1722 pa nung ginawa. Tapos yung bahay po, consisting siya ng maraming mga kwarto, no, since marami pong anak si General Emilio Aguinaldo, 5. So meron po tayo doon sa east wing natin ng mga kwarto para sa mga anak na babae. So yung first door po doon is kay Cristina, second door ay kay Maria, yung kanyang fourth child, and then yung dulo ay kay Carmen, siya yung panganin na anak na babae ni General Emilio Aguinaldo. Sa tore naman, yung third floor natin ay library, yung fourth floor ay kwarto ni Miguel, yung panganay na anak ni General, and then yung ating fifth floor, kwarto ni Emilio Jr., yung third child ni General Aguinaldo, and then yung sixth and seventh floor natin, yun yung pinaka-watchtower. Sa living room, doon natin makikita yung kwarto ni General Emilio Aguinaldo na nasa left side siya. So yun yung pinaka-master's bedroom natin. Nandun din yung office ni General Emilio Aguinaldo sa living room. Tapos nandun din yung kanilang formal dining area. Tapos yung kanilang family dining area at kitchen.
Alam niyo ba na ang main hall ng museyong ito ang nagsilbing opisina ni Aguinaldo? Presko dito, ano? Presko talaga dito. Pero alam mo ba, na itong balkonahin to ay merong storya. Tatawagin ko lang. Partner Lai, halika nga rito. Tama ba yung sinabi ko na merong storya itong balkonahin na to? Tama ka dyan, Partner Benji. Alam niyo ba, dito sa balkonahin na to, talagang merong mga pagpupulong dito na nagaganap noon. Siyempre, laban dun sa mga kalaban niya sa politika. Alam mo na, mga ganong plano. At dito rin nililigawan yung tatlong anak niyang babae. Oh. Na, syempre, nauuwi naman ito sa kasalan. Kaya tinawag ito ni General Emilio Aguinaldo na balkon ng mga makasalanan. Ah! Alam mo, partner, talagang napakaganda dito sa historical shrine na ito, no? Pero alam mo, maganda dahil naalaga at saka na-preserve siya. Kaya nga kasama ng NHCP ang Jardine Distribution sa pagpapahalaga ng ating mga heritage sites upang patuloy nating mapangalagaan ang lugar na ito. Kaya mga partners, samahan niyo kami sa susunod na episode ng Tara Partners! Biyahe tayo! So, iniimbitahan po namin ng lahat na magpunta po dito sa Museo ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Open po tayo Tuesdays to Sundays, alas 9 po ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So, sana po ay bisitahin nyo kami para po matutunan din po natin yung ano ba yung history ng Kawit, ano ba yung history tungkol kay General Emilio Aguinaldo. Thanks for watching! Don't forget to like and share this video. At kung bago kayo sa channel na ito, subscribe na! Click the link, subscribe!